Ano ba yan? Harang-hara? Ako ba, Maros? Mayroon ako. Laki-laki mo. Anak. Space. Milinaryo ka na? Pa nagbabanyo ka? Gumagamit ka pa ng dyaryo. Ano ka ba? Ng dyaryo? Hindi! Hindi, may nakaiwan ito sa loob. Eh, kinuha ko ng sayang. Baka... magamit natin, basahin, pala sa biyahe. Mukhang gamit na ngayon, tsaka baka madumi yan. Bro, gagamitin ko ba ito kung gamit na parang... Dako. Hindi lang pala dyaryo na iwan ng may-ari dito. Sabi ko sa'yo, gamit na yan eh. Hindi! Eh, may ticket ng loto, oh. Ah? Ticket ng loto? Oo. Pits, baka manalo ka, yayaman ka na naman. Hindi naman akin ito, damo, may perma, oh. Ay, pirma lang naman. Tingnan mo, wala naman pangalan, oh. Ay, kahit na hindi akin to, ayoko. Hindi mo. Pits, pwede bang akin na lang yan? Wala, itong ticket. Naku, hindi, huwag na. Eh, baka mamaya manalo. Hindi. Yung dyaryo. Kasi wala nang tissue sa loob, eh. Walang hindi tissue. Ko na talaga kaya. Pits, hintay mo ako dyan! Ayon nangyari ito sa mga reports last week? Eh, ma'am, di pa po. Wala pa pong bumabalik from Sir Tommy, eh. Good morning, ma'am. Nasaan na yung mga reports? Yung mga dapat sa inyo ni Tommy? Ay, hindi pa po. Hindi pa po niya napipirmahan, ma'am. Ano? Eh po. Nasaan na yung mga reports na kailangan sa inyo ni Tommy? Ay, hindi pa rin po nagagawa yung ito po. Hindi pa rin? Last week po yun, di ba? Thank you. Yes, sir. Tommy! Yes, sir. Absolutely, sir. Tommy! Kailangan mong i-update lahat ito. Excuse me, Mr. Rod, may I call you back? Thank you, sir. Bakit naman ako? Ang dami kong ginagawa. Nakita mo naman, ano? Talaga? Oo! Oh. Aba, mas marami akong ginagawa kaysa sa'yo, kaya ikaw na mag-update ng mga mas yan. Mas marami akong ginagawa! Ano mo, last hello, week pa ito? Hello, everybody! Ah, Mrs. Romero! Hello! Good hi, Mrs. Romero. How are you? Hi, thank you. Oh! You have a car! Your name is Kathy. Kathy! Isa siya nagpapaligaya sa akin, kaya love na love itong alaga kong to. Oh, how sweet! Napaka yata kayo, Ms. Romero. Oo, I'm so sorry. Nagmamadali kasi ako. I'm leaving for Japan today. Medyo nalilate na nga ako sa aking flight eh. Ganun ba? Mm-hmm. Medyo nalilate na kayo? Naku, Ms. Romero, ang mabuti pa, sasamahan ko na kayo sa accounting. Para sa ganun eh, mapirmahan nila yung mga dapat ninyong pirmahan. Alika, great, this way, great this idea. Way. Alright. Bye, Tommy! Kathy! Ay, saan yata ako, ah? No. That's not gonna work on me. I'm allergic to cats. So, ito ka na muna, ha? Diyan ka na muna. Uy, Marigal! Ano nangyari kay Mrs. Romero? Saan siya? Wala na. Umalis na siya kanina. Pati ba nagmamadali nga? Umalis siya? Yes! Bakit iniwan yung pusa niya? Oh! My gosh! Naiwan ni Mrs. Romero yung pusa ayan niya! Na eh. Si Kathy! Oo nga. Pag-i. Hello, Mrs. Romero! Ano mo sa kanya yung pusa? Oh, yes! Of course, sure, no problem. Okay, bye. Ano? 5 days mawawala si Mrs. Romero dahil pupunta nga siya sa Japan. Okay. Ngayon, ang sabi niya, tayo daw mag-aalaga kay Kathy. Ano? Tayo? Ay, tamang-tama. Since marami akong gagawin, no? Marami akong paperworks na gagawin, ikaw na muna ang bahala sa... Tiga muna. Ano ibig mo sabihin? I'm allergic to cats. Excuse me, I hate cats! Yeah, well... Akin na to! Well, akin na to. Ako na gagawa ng papeles. Ikaw na mag-alaga kay Kathy. Maraming breed ang pwede kong pet ng owners natin. Magdidepende kasi sa lifestyle nila. Gusto ba nila na mahaba ang buhok, maikli ang buhok. You can have a Persian cat, you can have a Siamese cat, like an exotic short hair cat. So maraming klaseng pwedeng breed tayo.
dapat ma-check niya ng mga vets natin so that they can give you the proper advice on how to take care of it. So in generally, kailangan natin silang bakunahan. So may mga bakuna tayong binibigay, kailangan din silang i-deworm kasi sometimes they have parasites and kailangan makontrol din natin yung mga fleas. So importante din po yun. So there are medicines for that. So kailangan maalaga lang tayo at we show genuine compassion for them. At magiging mabait din sila. The general rule there, the more exotic your breed is, so mas, kung mas less common siya, mas mahal siya. So, kasi mag-range siya, as far as I know, mga around 10,000 to as high as mga 70,000. You can get from breeders itself, reputable breeders. I mean, there are a lot of very good breeders here in the country. You can get also from some shops, or you can even go online. Some of our clients do order online para ma-import nila yung cats nila. And the sixth and final number is... Gabe, namumuro ka na! Ako, isang numero na lang, lalabas na yung ticket! Ako na lang Number 15! Tapos nawawala yung ticket niya. Ano gagawin niya? Oo nga, no? Alam niyo kung sa akin nangyari yan? Baka nagpakamatay na noon. Kita mo? Kung sa akin naman nangyari yon, ako gagawin ko lahat para mahanap lang yung ticket ko. Kung sa akin naman nangyari yan, sigurado, masisiraan ako ng bait. Baby, ibig sabihin, wala palang epekto sa iyo. Malikar, I've got a surprise for you. What? More papers for you to do. But you want to do more work? Well, I made sure to get you more papers. Dami naman yan. Oh, Malikar, yun nga palang press con, okay na ba? Okay na. Ayos na lahat. Boss Pipito, talagang... Talagang hindi magbabago isip mo? Talagang hahanapin mo yung tao na may, yung may-ari ng ticket na yun? Eh, nung una ko palang nakita yung ticket na yun, sabi ko, pag nanalo to, mahanapin ko talaga yung may-ari na to. Yung kagad yung pumasok sa isip ko. Well, you need some help. I can help. Ako na maghahanap para hindi ka na maghirap. Alam mo, Tommy, ikaw talaga gagawa at gagawa ka talaga ng paraan para makapag-gancho ka. What? Ito na nga ako, nag-aalok ako ng tulong, tapos... Gaganyan naman pa ako? Ano ka ba? Tama na, huwag ka na magpakabayani. Nakaisip na kami ng paraan kung paano mahanap yung may-ari ng ticket. You know, actually, Boss Pipito, you're unbelievable. Can you imagine yung 300 million na yun? I mean, actually, babalik mo. Can you imagine kung tinago mo na lang yun? Te, wala ka nang iisipin pa. Alam mo, Tommy, kung iniisip mo na lang kasi yung pusa ni Mrs. Romero, o di sana mas okay, diba? Napakain mo na ba yun? Kanina pa! Busog na, laki ng tiyan eh. O, Jack, pakita ko sa inyo. Tingnan mo na. Uy, huwag mo nang dalhin dito! Hindi! Katatingin ko, Jack! Ayoko para nga lang makita po, mo, sa atin! Busog na busog siya! Tamo, di ba? Tabaan niya ngayon. Nasaan yung pusa? Tommy, bukas to. Ewan ko ba? Kanina, dyan lang yan eh. Naku, hanapin niyo yun. Baka magalit si Mrs. Romero sa atin. Ayun! G! Nakita ko ba yung pusa, Jack? Sir? Narinig ko ng pusa eh. Ah, ringtone. Ringtone mo yan? Ano kaya tayo pinatawag? Parang hindi naman yata. Wala mo. Wala ba? Wala kayong nabalita. Excuse me. Magandang araw. Ako si Pipito Manaloto. Meron lang akong i-anunsyo para sa lahat. Hawa ko po. Nasa akin po yung ticket ng loto na nanalo kagabi. Ayos pala yun. Nasa akin yung ticket pero
hindi ko sa akin yun. Sana yung tunay na may-ari. Siguro po sa tulong nyo, sa tulong ng media, eh, mahanap po natin yung totoong may-ari at maibigay ko po sa kanya. Kung sino man yung totoong may-ari nito, pwede niyong puntaan sa bahay at kunin yung ticket sa akin. Mr. Manaloto, paano mo malalaman kung sino ang tunay na may-ari ng ticket? Meron kasing pirma sa likod yung ticket. Ngayon, kailangan mag-match yung pirma nila para malaman natin kung siya yung totoong may-ari niya. Paano kung walang mag-match? Kakausapin ko yung abogado ko at saka yung PCSO para malaman ko na yung susunod na gagawin. Mr. Manaloto, bakit parang lahat ang hinahawakan mo siniswerte? May anting-anting ba kayo? Hindi. Wala akong anting-anting. Siguro talagang sinadya lang na sa akin na puntat ako nakapulot para maibalik dun sa totoong may-ari yung ticket. Sir, baka pwede mo naman po kaming hawakan. Baka sakali certain din po kami. Wow. Sige na. Pwede. Sir, hawak naman. Uy, nakahawak na ako. Iba yung pirma eh. At ako, parang iba yung pirma. Bakit? Pits? Ha? Artista na. Takot, sabi ko na nga. Paisa. Sino yung artista? Dennis Trillo. Sino? Dennis Trillo. Dennis ka ba? Papa Dennis! Hindi, hindi ko yun. Hindi ba? Oo. Oo. Oo nga! Dennis! Dennis! Fitz! Oh! Ano? Ang dami pa rin tao sa labas, para hindi nakabawasan. Sir, paano mabuting po tayo na magdamag, kakahanap na may-ari ng ticket? Eh, sir, kung pabalikin na lang natin bukas yung mga hindi nakapasok ngayon. Bukas na lang, baka magalit yung mga nakapila doon pag pinabalik natin sila bukas. Oo, naman. Sir Robert, wala tayong magagawa. Kailangan tuloy natin yung hanggang mahanap natin yung may-ari ng ticket. Sige na nga. Bakit? Bakit? Tignan mo ito. Nagwawala na. Gusto na umakit sa gate, di ba? Siya talaga pumirma nito? Oo. Isang beses ko pa nga siya pinapirma. Tingnan! Lolo. Brad? Sa'yo ba talaga itong ticket? Apo, sa akin po talaga yan, sir. Sige. Saan mo naiwan to? Eh, inipit ko po yan sa loob ng dyaryo eh. Kaso hindi ko na po matandaan kung saan ko naiwan yung dyaryo. Bali, pinalikan ko lahat ng pinanggalingan ko eh. Sa kainan, sa sinihan, sa banyo. Pero hindi ko na po makita yung dyaryo. Sa banyo? Sa banyo? Kanya nga talaga to. Di ba doon natin nakita to? Talaga yung sa dyaryo. Ano ang pangalan mo? Pepe po. Pepe Manalo. Pagod na yata ako. Dumodoble na paningin ko. Pepe, ano nga palang balak mong gawin dun sa napanalunan mo? Bibili ako ng malaking bahay. Kagaya itong bahay mo. Tapos, bibili ako ng kotse, mga garage, bibili ako mga damit, mga
alas, tapos kakain ako sa iba't ibang mga restaurant, mas sarap na pagkain. Tapos ano, lipad ako, iba't ibang bansa, parang mag-around the world. Naku, Pepe, parang di yata tama yung pinaplano mo kasi baka kung ituloy mo yung pinaplano mo, eh baka maubos yung pera mo. Well, anong gagawin ko? Eh, kung gusto mo, edi ipamanage mo muna sa amin yung ano, yung pera mo. Ano ba dapat unahin ko? Eh, dapat masiguro muna natin yung safety mo. Dapat sa safe na lugar ka titira. Safe na lugar? Ano yun? Saan yun eh? Wala naman ako ang ibang alam na lugar kundi yung bahay namin. Kung gusto mo, dito ka lang muna tumuloy hanggat hindi mo nakakuha yung napapanalunan mo. Talaga? Patitirahin niyo ako dito, no? Talaga pala, napakabayad niyo, Sir Pepito. Teka, kung dito titira si Pepe, kailangan may palatandaan tayo kung sino si Pepe at si Pits. Hindi na kailangan yun. Hindi naman sila mahirap kilalanin eh. Sa bagay, matagal ko nang kilala si Pits. Hindi ako magkakamali. Best friend ko yata yan. Di ba, Pits? Si Pepe ako. Ay, dami pa rin tayo nagpupunta sa bahay. Naku, siguro naman pagkatapos mo mag-preskon eh, at sabihin sa kanila na nakita mo na yung may-ari, siguro naman di na sila pupunta sa bahay mo. Sana nga. Ano pa yan? Guys, may problema tayo. Hindi namin mahanap dito sa opisina yung pusa ni Mrs. Romero. Ha? Hindi ba pwede yun? Naku, magagalit sa atin si Mrs. Romero. Alam ko, pero talagang hindi namin mahanap kahit saan. Ako, baka nakalabas ng opisina yun, baka nakalabas ng building. Ano, maglagay kayo ng picture. Yung ano, para may ganyan yung magsuwali. Alam mo, boss, I have an idea. Bakit hindi tayo mag-offer ng reward para sa pusang yan? Kaya lang, wala tayong picture. Hindi, alam ko na. Tingnan ko yung Facebook account ni Mrs. Romero. Baka mamaya may picture doon yung pusa niya, diba? Oo, tama. Sige, gawin nyo na kagad yun. Sige, boss. Akin yung reward. Ano yung pang reward? Nasaan na kaya yung pusa? Ito, 10,000. Siguro malaki na to, ano? 10,000? Oo. Basta naman, pwede mo lang at least 20,000 lang para may ganyan yung taong hanapin mo. Sada, hoy! Ano 20? Okay na yung 10,000. Masa ito na malaki yung 20? Pero mas maingganyan yung sinahanapin. Isa pa, ako na maghahawak itong pera nito. Kasi baka mamaya ko sa mong pag-asusin to, no? I have to go, ha? I have to go. Tommy! Sada, bakit kulang to? 10,000 ba binigay mo? 10,000. Kuya na pare. Ay, ka na ba? Simula nung mahawakan mo kami ni Mr. Manoloto? Hindi pa. Hindi naman yata totoong si Swerte nang mahawakan niya. Sus, ako nga. Minalas eh. Nangati kaya yung kamay ko simula nung hawakan ko yung kamay mo. Hinawakan mo yung kamay? Nakati na ka? Oo. Paano ba naman kasi? Simula nung hawakan ko yung kamay niya, hindi ako nagugas ng kamay. Ay, ano na natin yung kamay mo? Ay, nandiyan na sila. Ay, napaliw po na kayo si. Hello. May announcement lang ako. Unang-una, maraming salamat sa pagpunta niyo dito. Gusto ko lang i-announce sa lahat na yung may-ari ng ticket na napulot ko, nahanap ko na siya. Maraming salamat sa inyo, sa press, sa lahat ng mga nag-announce. Kundi dahil sa tulong nyo, malamang hindi ko siya nakita kagad. Pero dahil nga sa tulong nyo, mabilis siya nakita. Para lang sa seguridad niya, hindi ko na i-announce yung pangalan niya at saka kung saan siya nandoon. Sana respeto na lang natin. Ay, ako to, hindi ako magnanakaw. Ay, sorry, ha? Alam
Ano bang ginagawa mo dyan? Ano eh, mainit sa taas na lalabas sana, magpapahangin ako eh. Ha? Papapahangin? Eh bakit nakatago ka dun? Hindi eh, narinig kita eh. Akala ko magnanakaw. Eh, nagtago ako. Ako? Magnanakaw? Itong beauty ko nito, sobra ka naman. Talaga? Teka lang, mainit? Oo. Eh bakit? Sira ba yung aircon namin sa guest room? Aircon? Hindi. Ano, hindi ako marunong magbukas eh. Nakakaya naman, mga abala, magigising pa. Yun lang pala. Gusto mo, halika, tuturuan kita. Pupunta tayong dalawa sa kwarto. Tayong dalawa? Bukasan niyo. Hindi. Di bali na, magtitiisa lang ako ng init. Sarap ng init. Parang sauna. Tommy, paano na ngayon yan? Di pa rin natin mahanap yung pusa ni Mrs. Romero. Ay nako, baka may magsuoli na nun yung ngayon. Eh, paano kung wala? Eh, yung huling nang dinala dito, unggoy ni. Layo-layo naman sa pusa. Alam siya. Saka isa pa pauwi na si Mrs. Romero. Paano ba yun? Di tayo pwedeng umasa na sa mga taong magsasorry nung pusa na yun. Alam ko, pero ano gusto mong gawin ngayon? Gusto mong aminin kay Mrs. Romero na nawala natin yung pusa niya? Ganun? Gusto mong mawala sa atin ang isa sa pinakamalaking kliyente natin? Ganun ba gusto mo? Eh, ano nga gagawin natin? Ano nga, niwala man lang kamukha yung pusa ni Mrs. Romero na sa mga dinala dito. Alalayo, walang kamukha. Wait. I've got an idea. This is so delicious. Kung hindi natin mahanap yung pusa ni Mrs. Romero, bumili na lang tayo ng pusa na kamukha niya. Mas madali pa yun. Basta hanap-hanapin pa natin. Ay, naku, hindi. Ayoko ah. Nakakatakot yan. Basta gawin na natin, sabihin na lang natin yung totoo sa kanya. Tapos. Ganun ah. Okay, pag-isipan mo yung sinabi ko kanina na baka mawala tayo na negosyo kay Mrs. Romero, number one. Number two, huwag mo kalimutan na kasama rito sa negosyo natin lahat ng mga barkada niya. Kliyente rin natin yan. Eh no, bit-bit niya lahat, paalis. Yan bang gusto mo? Dahil sa pusa lang. Pili na lang tayo, madali lang yan. Ano ang problema? Sige na nga. Pero ah, Kailangan di pa rin tayo titigil sa paghahanap dun sa pusa na yon. At kapag hindi natin nakita, sasabihin pa rin natin sa kanya ang buong katotohanan, okay? Okay, fine. No problem. Don't you like that idea? That's a good idea. Si Mrs. Romero tumatawag sa akin! Sagot mo! Ikaw na kumausap dyan! Ikaw na! Bakit ako tumatawag sa iyo eh? Bakit ako kakakasulap dyan? Ikaw na kasi ikaw ang mas magaling magsinungaling kaysa sa akin! Ikaw na! Nalagay mo na yun. Uy, Nen! Psst! Uy, ha? Ang ginagawa mo dyan? Wala. Nag-exercise. Nag-exercise lang. Kailangan ba talaga mag-exercise pag umakit ng bakod? Oo. Ito, maganda sa katawan. Sumukan mo. Talaga? Oo! Ito talaga, ano mo? Diba? Kano, gagano mo pa yung baso mo para sumakas. Pepe? Ha? Mas mabuti pa siguro doon ka muna sa loob ng bahay magstay. Bakit? Mukhang hindi ka na safe dito eh. Bakit? Parang may umaaligid eh. Ha? Siguro inaalam lang kung nandito ka. Talaga? Sige. Tago na ako sa loob. Oh, sige, doon ka muna. Pakita ko. Sandali na lang po, bababa na po si ma'am. Salamat ha. Bani, titingin mo maniniwala siya? Tingin ko naman. Pareho-pareho eh. Basta ikaw nang magsasalita ha. Mahala ka na. Ikaw nakaisip ng plano na to. Oh, sige. Ako lang mahala. Pagka... Mr. Manaloto! Hey, my car! Tommy, come in! Tuloy kayo, hali kayo. Have a seat! Thank you. How was your trip? Good. Very good, pero medyo napagod din ako eh. Anyway, whatever happened to Kathy? Huwag kayong mag-alala, Mrs. Romero. Katulad ng ipinangako namin sa inyo, inalagaan po namin siya. As a matter of fact, ito na po siya. Ito na po siya. Ayan, to Kathy! Hello! Are you serious? Yes, ma'am.
Nandito na si Kathy, ah, nung dumating ako. Ha? Akala ko nga, nandito rin kayo nun, eh. Huh? Talaga? That's impossible, ma'am. Yoli? Yes, si Kathy, dalhin dito. Come, kitty, kitty. Come, baby. Oh, there you go. Come, honey, honey. There you go. That's my kitty, kitty. Mrs. Romero. Aha. I think that cat is an impostor. Mm. Ito po yung totoong pusa ninyo. Ito po si Kathy. Hindi po yan. Impostor po yan. You gotta be kidding. Alam mo, kilala ko tong pusang ito. Matagal na siya sa akin. Siya ay merong palatandaan, kaya hindi ako pwedeng magkamali. Ito ang pusa ko. Mr. Manoloto, ano ba talaga ang nangyari? Upo ka na nga. Huwag mo kayong magagalit, Mrs. Romero. Nawala ko kasi namin si Kathy. Nung hindi namin mahanap, nag-desisyon kami na palitan na lang, pansamantala, yung pusa niyo. Kaya kumuha kami nitong kamukha niya. Pero hindi naman po kami talaga tumigil sa paghahanap sa kanya. Kaya naman pala hindi namin makita-kita. Nandito na pala sa bahay niyo si Kathy. Pasensya na po talaga. That's all right. Alam niyo, may ugaling maggala ang pusang ito eh. Mabuti na lang sanay siyang umuwi dito sa amin. So ibig mong sabihin nun, hindi po kayo galit sa amin? Client pa rin ho namin kayo? But of course, Marie Carr. Like what I've said, mahilig lang gumala ang pusang ito. Ah, okay. Pusang gala lang pala yan. Boss Pepito, anong gagawin natin sa binili natin pusa? Mrs. Romero, baka gusto niyong sa inyo na lang itong pusang nabili namin para naman makabawi kami kahit papahinto sa abala. Really? Oo. That's a great idea. Naku! Naku, kaya lang baka hindi sila magkasundo ni Kathy. Hindi, I'm sure magkasundo po sila. You think we should give it a try? Sure! Sige. All right. Sige. Right. Ikaw na bahala dyan na. Kana. Come on, hey, behave now, you. It's okay. Easy now. There you go. You're gonna be fine. There you go. Come. You have a new friend. There you go. That's nice. Ganda nila, no? Yes. Bakit si Tommy, si Marie Carr, parang hindi yata mahilig sa pusa? Sila close? Hindi ho! Mahilig pa kami sa pusa. Hindi ba, Marie Carr, mahilig tayo sa pusa? Ang ganda pa kami sa pusa. Lahat namin ang mga cats. Hawakan nyo nga. Sige nga. Mrs. Romero, pwede mo makigamit ng banyo? Doon. Excuse me. Sama na ako sa kanya. Pepe! Uy! Ha? Bakit nasa'yo lahat ng susi ng bahay? May bibilin sana ako sa labas. Naka-lock yung gate, diba? Bibilin? Oo. Ako na bibilin. Hindi. Hindi, misas, bibilin ako mamaya. Hindi, ako na lang. Si Iba nga, usapan natin, huwag ka munang lumabas kasi sabi nga ni Robert, diba, may maali-aliki daw, delikado para sa'yo. Yun nga eh, kasi ang iniisip ko baka pag di ko na kuha kagad yung napanalunan ko, baka hindi ko naman mapakinabangan yun, diba? Alam mo, naiintindihan kita eh, kaya sige, ngayon mismo, kukunin natin yung pera, inayos ko na, planchado na lahat eh. Talaga? Uy, bala ito ah! So, nakakunin ka ako pa iniisip yun eh! Pepe! Manlibre ka naman pag nakuha mo yung napanalunan mo. Oo, sige, ano bang gusto mo? Hotdog, yung footlong. Burrito ko yun eh. Sorry. Kami magkamukha pero kayo magkaugali. Pepito. Oh. Salamat nga pala. Tsaka pasensya ka na eh. Gusto ko lang kasi mahawakan yung premyo ko. Ako rin eh. Gusto ko na rin mahawakan yung hotdog ko eh. Talaga. Sige na, kailangan bilisan natin. May sumusunod sa atin. Toto! Teka, nadoble na naman paningin ko ah. Parang ako rin eh.
Pepe, sino ba yan? Sir Pepito, ako po yung tunay na Pepe Manalo. Teka, hindi ko maintindihan ah. Pepe, totoo ba yun? Hindi talaga ako si Pepe. Ako si Toto. Toto Manalo. Kambal kami. Pits, hindi ko talaga maintindihan. Hindi, kasi nalaman kong nanalo ng loto itong si Pepe. Naikwento niya sa akin yun eh. Tapos sakto naman, napanood ko kayo sir na ina-announce niyo na nasa inyo yung ticket. Naisip ko, magpanggap ako na ako si Pepe para ako makakuha nung pera. Ayun, nakuha ko na! Sa madaling salita, naghahama ka sa pera ni Pepe. Tol, ano man nagawa sa akin to eh? Kapatid tayo, di ba? Naisip ko, baka pag yumaman ka na, wala na, iwanan mo na ako. Katao tao dahil ngayon pa nga lang, di ba? Hindi na tayo magkasundo eh. Ganun talaga eh. Magkaiba tayo ng kinalakyan tsaka na ugali eh. Oo nga, yun nga. Isa nga. Kaya, tatamo. Ngayon pa lang, hindi na tayo magkasundo. Dilaan lang pagka yumaman ka. Uy, sandali. Anong hindi magkasundo? Ha? Magkapatid kayo eh. May alam nga ako, pusa. Hindi magkaano-ano. Nakuha magkasundo. Kayo pa kayo. Kambal kayo. Naturingan kambal kayo eh. Ano ba? Huwag ganyan. Sa huli kasi, kayo pa rin magkapatid, kayo pa rin magdadamayan, kayo pa rin magtutulungan. Kaya huwag nyo hayaan yung pera eh. Makasira sa pagiging magkapatid nyo. Alam mo, Pepe, kuha ko sa'yo. Hindi ako si Pepe, ako si Toto. Ha? Alam mo, Pepe, kuha ko sa'yo. Suy, yun si Pepe. Ang gulo niyong tatlo. Kayo na nga lang mag-usap. Tapos nung kinuha namin yung pera ni Pepe, tapos dumiretso na kami sa bangko. Kaya naman pala at natutunan si Toto na umalis ng bahay. Hindi naman pala siya yung totoong nanalo. Ito naman si Pepe. Pinagkamalan pa natin na may pinaplanong masama. Naku. Siya naman yung totoong nanalo. Naku! Kung nagkataon pala, maling tao yung napikot ko. Sabi ko nga ba, may pinaplano kang masama sa akin ang gabi niyan eh. Naku, Toto. Kung nagkataon, napakalamalas mo talagang tao. Akalain mo, hindi na nga ikaw yung nanalo sa loto. Mapapangasawa pa si Baby. Tay, para ka pala si Michael B. Ang dami mo kamukha. Hindi, ikaw nga, di ba? Kamukha mo yung nanalo sa kantahan doon sa Amerika. Oh, yeah! Yeah. Dito, ah. Tol. Ano to? Inyong kalahati nung napanalunan ko. Hati mo ako? Gaya nga ng sabi ni Sir Pepito, hindi ko ahayaang yan ang sumira sa pagiging magkapatid natin. Tol, salamat ha. Sarili ko, hindi ko mapapatawa doon sa ginawa ko. Salamat ha. Oo, pasalamatan mo yan. Si Sir Pepito, pasalamatan mo. Kundi dahil sa kanya, baka hindi ko na nakita yung ticket at saka baka hindi na tayo nagkaayos. Sir Pepito, maraming salamat po. Sa totoo lang, pakiramdam ko parang kakambal ka na rin namin. Hoy, Toto, hinatihan ka naman ni Pepe. Parang gusto pang humati sa kayamanan ni Pits. Kaayos na eh. Buti, nakabalik yung pusa sa bahay. Pits! Well, that ends well. Pits! Tinubad sa akin ni Toto yung pangako niya. Pilibre niya akong footlong. Ito sa'yo. Tommy, isa sa'yo. Okay lang. May bawon ako eh. Bawon nga? Ha. Ano bawon mo? Siopa ako. Tommy, pengi naman. Anong pengi? Diyan ka naman sa hotdog mo. Damot mo naman. Shop.
Kaya nga itong shop pa, parang nawala akong gana eh. Hello? Oh, salamat sa tawag ah. Sa cellphone? Oo.